Karabaw gyal, where are you? Karabaw gyal, don't you know? Karabaw gyal, we have missed you. Karabaw gyal, we have missed you. We remember you when we see a cow. We remember you when we see a cow. We be the Karabaw, not the cow. We be the Karabaw, not the cow. Do you break a very potent mill? We watch them and we didn't show no ill. Sometimes we feel sick with the rambling shit. Ang tawag nga niya bakwan. Okay, bakwan. Dili gyud kay ubak kay anak ulo na kay dili siya ma. Good afternoon. Ako po si Pastor Ben Andaya when I was ordained as a tribal chieftain over the four tribes last 2008. When I returned in this land from the Subanen tribe. We were in Subanen tribe for 14 years, working community development, discipleship, training leaders, church planting. Pero pagdating ng 2018, I realized na kailangan ko bumalik dito sa tribo ko. My father is Banwaon, mother Banwaon, then my father Manobo. So ito po yung community namin na gusto namin i-develop. Ang BAMATA Tribal Council, ako po yung founder, I'm the chairman, the president of BAMATA Banwaon Manobo Talandig Tribal Council Incorporated. There are four major objectives of organization. First, the education for the isolated tribe. Kasi ang karamihan sa mga tao dito ay talagang hindi nakapag-aral. Then, education, pagkatapos to empower the community, to train leaders para yung mga katutubo ay makistan sila ng sarili nila na hindi magdepende sa outside. Then, pangatlo, ang objective namin is yung environmental protection, then ang economic development. So, yun po ang apat na pinakalayunin namin, ang pinakaprograma ng BAMATA. Itong community na to ay mga Christian. Dati, they are mga nomadic, kahit saan-saan na lang sila doon sa sulok dito sa bundok na to. Pero dahil sa Word of God, dahil sa ministry, ay naging isang community. So ngayon, dito na kami sa ano na kami, at nasa economic development kami, at tama-tama ang team itong mix Throttle, Trails Riders, ay malaking bagay po na makatulong sa amin dito. Kaya galing dito ngayon, punta tayo sa NALUKONG. Ang NALUKONG ay isang community na isolated. Victim po sila sa war between NPA and the military.
So kaya punta tayo ngayon doon just to distribute mga yung ukay-ukay or mga canned goods, kung ano magawa natin. So yun po ang pinakatrabaho namin dito, is to really develop the community and to be able to stand their own and also to protect the environment. Makita mo naman yung bundok dito, ito lang po yung naiwan. Dati 1970s, 80s, laging po ito. So parang naubos na yung gubat, but ito, second growth na. So this coming October, isang ano namin, yearly magkaroon kami ng grand gathering. Ang pinaka-objective is to, para ma-strengthen yung ano namin, yung vision namin na i-protect ang rainforest, empower ang community, yung heritage, say ma-redeem yung nagkawala na ng mga kultura. So sana maka-attend kayo October 17, 18, 19. Maraming mga katutubo na mag-join. May galing ng Canada, New Zealand, sa iba-ibang tribo. Tinawag po yan ng World Christian Indigenous Gathering. So expected namin mga 1,500 to 2,000 people gather together para just to strengthen the partnership. So yun po ang namin. So we pray na matulungan kami, ma-promote, magdalaw po kayo dito sa community namin. So few minutes from now, punta na tayo doon sa Nalukong. Yung sinabi ko nga na community na malayo, sila yung biktima ng war. So kailangan natin sila tulungan. It's about mga 9 kilometers away galing dito. Salamat po. God bless. Tilawa na to, tubo. Pure tubo. Ano dong? Tubo wine. Sugar cane wine. Complete na sige, sige. Tubo? Sige. Tubo nga, tuba. Oh. Uy, sama na. Anong lasa? Ano yung lasa? Taste like... Pait-pait na masarap. Tapos yan, tubo. Tubo? Oh. Ayaw, di... tubo. Kahit tubo mong yun. Nagana ka, may sugatan mo. Sama po tubo, apre. Yun. Sundalo. Mura ka sugar. Mura ka sugar. Ayun. Oh, try na to ba? Try. Karon, try. Kung pagkatinawan ko nung inuuno nila na tubo. Tubo. Kayong sabi nila na tubo. So sugar cane. Sugar cane. Pure sugar cane wine. Pero hindi pa to fermented. Wala pa. Wala pang fermentation. Wala pa. Pure pa. Pure. So hindi nakakalasing. Ma'am, welcome. Kumusta? Oh, sorry kayo na biya. Tubo.
guess this is the place. As you can see, there's their hall, the hall. And also they have basketball court. Yeah. No players. They make it a jumping jack. Because their ball is out of no air. Woo! This is Jordan. Okay, kayo. Sulit kayo, Anidre. Sulit. Thank you, Nalukong. Nalukong. Thank you, Nalukong. Barangay, Binigalan. San Luis. San Luis. Part of San Luis. Hello. Hi. Good. Yeah. Pipino, pipino. Ah, dugong ng pipino. Big pipino. Ang historian, mga nomadic ni dito sa Juan Pica, San Anton, nag-organize na ito ni Dere. So pag-organize ka rin, nag-solicit ko para na sila ingani, tigumanan. Pag nanes yun, ibig sabihin, mura sila minti na. Pero usa sa nakapag-gather nila, kaning word of God, so na sila kaugalingon nga translation in Banuaon. So they are really Christian. Congratulations that you're able to...
kini mission mo ni ingon nga mandalaig yun ni. Kabalo mo sa Bible sa Matthew 28:19 to 20. Go and make disciples to all nations. Ibig sabihin, you have to reach out to other people. You have to reach out to other tribe. So, kini, nili ni Job, this is a really a ministry. Don't touch this isolated. Sila ang itawag kong mga Judas. Geographically isolated disadvantaged areas. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay wala kasadan, no communication, no education, wala patanan. Pero, salamat sa mix Throttle, real riders. Kamu pa? Yes. First time. First time. Kamu pa yung government nga nakatamak niini. Kamu pa? So again, congratulations. Thank you. May the Lord will continue to bless you. And reward. Hope that kapang blessing nga mabot sa inyo. Everything is recorded. Inside of God. Because the Bible says, whatever you do, do it for God's glory. Amen. So,